y topo hay y el hotel Fish llama Google del Fight and Guys Chicken Meat. ¡Wow! ¡Tilapia! ¿Qué no es tilapia? No, 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 no. Okra. And we have the tomato. Ganito lang ang buhay ng OFW, guys. Minsan, ano, kung ano lang yung maisipan namin, ano lang pag Thursday, lalo na pag Thursday kasi day of kinabukasan. Okay lang magpuyat-puyat kasi walang pasok bukas. So, since hindi naman kami makalabas at makagala, sa bahay na lang kami. Kain na lang, iwas COVID pa. Kamo, pag ito, mas mabilis yung basic ba ng panahon? Yung pag may naisipan ka, halimbawa, ito, pagkain, naisipan mo. Hindi naman namin plinaan mabilis. Mabilis yung mabilis ba? Katulad sa Pilipinas, pag-isipan. Hindi. Dapat bukas, magpa-park kami. Eh kaso, may pasok ka, di ba? Bukas. So, wala kaming driver. Kaya, ganito na lang. At plus, apat tayo, nandito tayo lahat. Kesa naman dalawa lang kami mag-regal tayo. Ganun lang. Ang routine namin, trabaho, bahay, day off, ganun lang. Ano na siya? Alas 11 na ng gabi dito, guys. Dinner pa lang namin. Paano pag na... Kaya tinanong yung kinakain namin, ito lang medyo, ano, 50-50. Matagilid. Lahat naman eh, healthy naman mo. Pino. Saka minsan lang ang matis. Saka, hindi, ano, mga 3 months siguro bago kami mag-tarong ganito.
health is wealth daw. Lalo na yung may pandemic. Konting sakit mo lang ngayon, sasabihin nila may COVID ka. Ang sarap kumalang pagkain. Madami yun. Habang nagdadaldal ka bang kumakain, madami kang makain. Alam mo ng diet ngayon si Tita Guy. Pagbabadyo 150 sa atin. Pagpunta mo sa viewers mo. Ayan guys, natalo si Jing kasi may challenge kami noong January 2 that mag-start siya ng diet niya. And kailangan niya dapat mag-lose ng 3 kg. Kasi bibigyan ko siya ng 150 dirhams. So ngayon, hindi naman siya nakapag-lose ng 3 kg, siya magbabayad sa akin ng 150 dirhams. Natalo siya. Hindi niya kaya mag-diet, guys. Balo siya mo. Hindi, guys. After 5 days, start na. Hindi naman diet na diet yun. Low carb lang ang tawag doon. So, nangyari, walang rice. May rice pala, pero pan sila. Breakfast ko ang oatmeal. Sorry. Then lunch, konting rice lang. Mga limang kutsara. Brown rice pa. So, hindi ko totally siya tinanggal yung rice. Tapos, sa office, hindi na ako nag-coffee break. Na merong, hindi ka tulad ng mag-design, may pinapay, something na gano'n ng biscuit. So, mayari lang, coffee sa katuloy. Coffee black lang. Yung mapait na mapait ng coffee. Tapos, naramdaman mo talaga, naramdaman ko na gumagaan yung dyan. Pag wala pala talaga yung sabi ng isang mas na 5 days na. Tapos, more on foods ako, saka beds na. Yung 5 days. Then, after na nandun na yung sistema ng katawan ko sa ano, pagdadayan, kasi hindi ko dapat bigyan. Biglang may nag-positive na bunti sa akin. 3 months. Biglang may nag-positive. Biglang may nag-positive. Alam nyo na kung ano yung nag-positive. Tapos ang sabi, kasama ka sa naging contact. Sabi, close contact. Close contact. Nag-quarantine ako ng 14 days. Ngayon, dahil nag-quarantine ako, malapit lang sa akin yung fridge. Tapos maraming pagkain. Hindi kumain ng kumain. Yun lang ang story. Nag-work from home ako. Kaya natira. Lakyan ako. So, diba? Mahaba ako. Hanggang ngayon, nag-home, ano pa siya? Work from home. So, katabi pa rin niya yung pagkain. Wala pa rin yung goal niya mag-lose na weight. Kasi dito sa abroad, wala naman kami sa sariling bahay na malaking bahay. Yung sa kwarto lang. Sa kwarto lang naman. Tapos sa baba. Buong taan yung tinta rin doon. Tapos na kaman, may kaman yung kitchen. Tapos dyan, attached na tumulong. Hindi katulad ng mga iba. Pero doon yung tando? Dito. Na work from home. Work from home talaga sila. May study table sila. Gano'n. Tatayo-tayo siya. Pwede mo lalabas doon sa terrace nila. Sinulang kami ng kanin, guys. Yan. Yun. Sandok pa. Masarap kumain pag ano. Tapos, abang nagdadaldal, kumakain, masarap guys. Ganun.
Kaya kasi maganda yung ano ng Korean. Minsan kasi, guys, ako mag-converse sa inyo. Bakit naging patok na patok ang Korean novela? Ang Korean novela ay para lang sa mga, ay hindi lang matapaan. Mostly, ang nanonood ng Korean novela ay yung mga single. Hindi nga, totoo. Yung mga walang jowa. May study shows na ang panonood ng Korean novela ay may na-adapt nung nanonood. Ibig sabihin, kung ano yung napapanood niya doon, niya-apply niya sa sarili niya at saka sa everyday life niya. Ngayon, sa Korean novela kasi, more on parang yung hindi forever, ano tawag doon? Fairy tale. Yun, tama ka. Fairy tale yun. More on fairy tale siya. Na yung tema niya ay CEO ng company. Okay. Ang tawag doon pag mayaman sila. Ay, anak ng cable, mga ganun. So, pag mayaman siya, tapos yung babae, mahirap, nagbibirap. Minsan, empleyado siya ng boss, yung ganun. Tapos, yung boss, nagtamisto sa kanya. Kaya kinikilig sila na nanonood. Tapos, mayaman. Tapos, yung parang yung babae na aapoy. Tapos, pagtatanggol ni CEO. Parang feeling mo, ikaw yung mahirap, tapos yung CEO, parang ikaw na yun. Tapos, okay pa kasi sila, kaya nauso yung oppa. Anong beer? Oppa. Love beer. Pogi pa ngayon. Maganda naman kasi marami ka natitunan. Just mamaya, lalabas pa kami na maglaban. Tagtagin na nila ay. Ganda harap lang ng bahay. Maglakad-lakad kami yan. Kasi mabigat sa kanto, alas 11 pa lang. Or mag-video okay na lang pa rin. And the winner is... Tama mo, hindi ka mabigat. Bumugat ka na. Isang tilapia lang. Ang lalaki kasi ng tilapia, guys, kaya hindi namin kinaya. Ayan po. Ayan, with sparkling juice na red grape, pomegranate. Okay, guys. Hanggang dito na lang ang aming mukbang model fight. Di ko alam kung mukbang to or model fight with sari-saring kwento and Storia Pacoli. Storia Pacoli daw. Hindi ko alam kung anong Storia Pacoli ni Roda. Puku-puku. Storia Topu-topu. Ganun lang ang ano namin. Ang life namin. So, tapos na ang day off namin kasi ano na, 11:30 na siya ng gabi. So, pahinga lang ng konti, mamaya matulog na. Tapos gigising ng late na bukas. Ganun lang. Tapos na ang day off. So, again guys, salamat for watching and see you again in my next vlog and
please don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Okay guys, thank you again for watching and see you. Stay safe everyone. God bless. Bye bye.